Magandang araw ho, mga kalangis. Andito na naman po tayo sa lugar ng Batangas po. Tayo po'y natawagan na siya po ay magpapagawa ng kanyang problema sa kanyang pajero. Ayan po ang kanyang pajero. Ayan. Ang sira ng kanyang pajero, yung langis po humahalo sa diesel. Yung tangki niya nagkakaroon ho ng langis. Ang problema ho nito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanya naging problema. Ngayon ho, una-una, ang ituturo ko sa inyo ay sa pagta-timing. Ayan ho. Ayan. Pag tayo ho bumunot ng injection pump, ito po, kailangan nating iuno ang puli. Ayan ha. Ayan. May marker ho siyang kulay number 0. Tapos yung puli po niya ay may gatla. Yung gatla po itatapat natin sa number 0. Ngayon, paano ho natin malalamang naka-timing na ang injection pump? Para hindi ho kayo maligaw sa pagkakalas ng timing, ito po yung kanyang, yan, ito po yung kanyang camshaft gear. Ayan. Ito po. Ayan po. Ayan, nakikita nyo mga kalangis. Ito po. Ayan. Ayan, nakikita nyo po. Ayan. Itong camshaft gear, balancer gear. Yan. Ito po, may dalawang aro po rito maliit. Kayo makikita, mapapansin. Ayan. Yung dalawang aro pong yan, alin sa dalawa po dyan, pag inuno nyo, tumatapat po yung may pingas na kaunting gear. Ito pong ginuhitan ko. Ayan. Yung ginuhitan ko pong yan ay may pingas. Pag binunot ho natin yan, bubunutin muna natin ng kaunti. Ayan. Pag binunot ho natin ng kaunti yan, makikita po natin yung may pingas na yun, nakatapat doon sa may arong maliit na yun. Ayan. Meron nung nakaaro dyan na maliit. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan. O, iyan po yan. Kailangan po bago natin siya bunutin, naka-aro na po siya dyan. Nilagyan ko siya ng kulay ng marker para kung sakaling pagbabalik, kasi medyo malabo ho eh pag yung nakakabito siya, hindi ganong mapansin dahil may pingas yung kapraso yung injection pump niya, yung gear niya. Ngayon, kailangan no, pag ibinalik nyo, habang ibinabalik nyo, tumatapat naman ho dyan yung may pingas na gear dyan sa may aro. Ayan po, ayan, nakikita nyo po, ayan ha. Yeah, pag inikot ko ng ganyan, wala yan. Kailangan no, pag isinalpak natin ng injection pump, yan, nakatapat po siya dyan. Ayan. Ngayon po, ang naging problema ho nito, talaga, kaya natin siya binunot, ay humahalo ang langis sa diesel. Bakit humahalo? Kasi ho, kung napapansin nyo po ito, nakikita nyo itong aking hawak na oil seal. Kung tawagin po ito ay double action. Meron po siyang wiper sa labas para yung langis ay huwag pumasok sa loob. At meron naman po siyang wiper sa loob na para yung diesel huwag humalo papunta sa langis. Iyan ho ang purpose nitong oil seal na to. Yan. Iyan ho ang nagiging problema kung bakit ho nagkakaroon ng langis ang ating tangke. Yan, karamihan mo sa 440, ilan na ho yung nagawa kong ganito. At kaya lang ho, ngayon lang ho ako nakapag-upload ng ganitong problema ng isang pajero. Ang makina po niya ay 440. Ayan, 440 po yan. Ayan, mga kalangiso. Yan. Ang gagawin nyo, para kayo maligaw, mag-marker ho kayo roon.
pagka-marker nyo, sa nakatapat sa zero yung pinaka-guhit doon sa may puli, nakatapat to sa zero, tap decenter kung tawagin, TDC, bago ho natin siya bubunutin. O, iyan po. Ngayon, sa pagbabalik ho natin, doon ho tayo magiging maingat at aanuhin natin na talagang yung timing ay nakatapat din dito sa kanyang, ito to, kanyang aro. Ayan po, yung minarkiran ko, ayan. Ang aro po niya na makikita nyo, meron ho niyan, may dalawa aro, may isa lang ho ang aro. Ngayon, kung saan ho tumapat yung pinaka, may pingas na gear, kung saan aro dyan, markiran nyo na lang po para hindi po kayo maligaw. At kung sakali po na kayo medyo mahirapan, eh, i-message nyo na lang po ako at kahit sa through cellphone, tuturuan ko po kayo. Ito po ang kanyang unit. Ayan. Yan ang sinasalpakan niya. Oo. Ayan. Ito kasi, ang kailangan no kasi nito ay maingat na pagkakalas. Kasi once na kinalas natin to na wala sa timing, kahit anong gawin ho natin, hindi na ho natin siya mapapaandar. Kailangan no ang pagtanggal natin ng injection pump ay talagang doon nyo makita na talaga siya ay nakasiting na ho ang timing, nakatapat na ho siya. Huwag nyong hahayaan na binunot nyo ang injection pump, hindi po kayo nagmarker sa pulley, at bago nyo po ikabit ang injection pump, kailangan no markiran nyo rin po yung gear na may gatla, nakapraso, yung may pingas nakapraso, tapos markiran nyo rin yung may aro bago nyo ikabit, para nakakasiguro po kayong hindi po siya na naka-advance ng isang ngipin, hindi po siya naka-delay ng isang ngipin. Oh, iyan po ang maipapayo ko sa mga, halimbawa sa may mga Pajero na nagpapagawa, kung sakali man, eh tawag na lang po kayo sa akin kung ano man po ang maitutulong ko. Ayan. Oh, ayan o, ito yung kanyang ano, ayan. Oh, ang katotohanan po nito, galing na po sa talyap to, kaya dinatnan ko to, wala na ho yung mga radiator, tinanggal na ho yung intercooler niya, kasi ho galing na ho sa talyer. So ang balak raw nung gagawa, tatanggalin yung buong harapan. Eh pag tinanggal ho buong harap niya, pati ho yung cylinder head, aangatin din ho para makita raw ang timing. Hindi po. Kung gusto nyo bubunutin lang ho ang injection pump at nagka-problema ang inyong fuel system, nagkaroon ng halo ng langis o nagka-problema ang injection pump, hindi na ho natin kailangan alisin pa ang front cover, ang timing cover, at pati ang cylinder head nito. May sinisilipan pong timing, doon lang po natin titingnan para makasigurado po tayo na pagkalas natin, ganun ho ang posisyon, at pagbalik natin, ganun pa rin ang posisyon niya. So wala ho kayong iisipin na pagkakamali. Once na nagawa nyo yung isang bagay na gano'n, yung timing, yung pagbunot, ayan po. Ang pinaltan po natin dito ay oil seal. Yung oil seal ho niya ay nasira na po yung pinaka-wiper niya sa pangharapan. Kaya ho pagtulo ng langis galing sa ibabaw, gumagapang ho papunta rito sa injection pump. Ngayon ho, syempre pag gumagapang na gano'n, palibasa o yun o ang pinaka-pump natin, yung bumabaybay na langis doon sa camshaft, hinihigo po ng injection pump yun. Yun o. Ngayon o, kung ang panloob naman ng oil seal ang nasira, sa lakas naman ng pressure, yung diesel naman ang itatapong papunta roon sa harapan ng makina. Sasama na ngayon yung diesel papunta roon sa langis. Yan po, dalawang purpose niya. Magtataka kayo, wala naman yung supply na langis yung injection pump, bakit nagkakalangis yung tanke? Yun ho ang problema nun.
yung oil niya, nasira po yung pinaka-wiper niya sa harapan. Tapos nung masira po yun, pumapasok na po yung langis doon sa injection pump. Kaya nga po tinawag natin pump, humihigop. Ngayon, syempre ho, sira po yung wiper sa labas ng oil seal. Sa lakas ho ng pump, nagkakaroon ho siya ng langis sa loob. Sumasama na ho sa diesel. Kaya ang magiging problema ho, pag nagkaroon na ho ng langis ang diesel, eh puputi na po ang usok natin kasi hindi na ho kaya sunugin ng compression yung langis. Yun po yun. At sana po ito sa in-upload kong ito, may mapulot po kayo. Kung may katanungan po kayo tungkol sa mga timing o kung ano paman, tawagan nyo lang po ako at malugod ko pong tutugunin ang inyong katanungan. Isasuggest ko po sa inyo. Marami pong salamat. Sana po huwag kayong magsawang panoorin ang aking YouTube channel. Salamat po mga kalangis. Ito po ulit si Cabert.